Ayan mga kabayan, muli po ay nagpapasalamat ako sa ating followers of subscribers out there. So maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sana po ay lumaki pa po ang ating channel. At pakishare na lang po, pakilike at pakiclick po ang notification bell para every time na mag-upload po tayo ng video na mga katulad nito ay ma-update po kayo ni YouTube, kayo po unang makakapanood. So mga kabayan, ayun na nga yung issue nung kababayan nating humingi ng tulong na taga Mindanao. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Ang sasakyan po niya ay Toyota Hilux. So ang issue niya ay low power. So unang-unang tinanong ko agad kung automatic ba or manual. Sabi niya manual. So sabi ko naman, baka naman slide din ang clutch mo. And sabi niya, sir, kapapalit pala nung nakaraang 3 buwan. No? So batang-bata pa yon. So ang ginawa nila kabayan, naglinis na daw sila ng turbo. Ayan, yung turbo dyan. So, at saka naglinis sila ng air filter. Nagpalit sila ng air filter na bago. At naglinis din sila ng air flow meter, mga kabayan. Ayan. So, ayun. Tapos nagpalit na din sila ng fuel filter element dito sa loob. Tapos binabana din nila yung tanke at nilinis nila yung strainer. Ganun pa rin. Ganun pa rin, low power pa rin. So, ang ginawa nila, pinull down nila yung injectors, nilinis na din nila, ganun pa rin daw, pinakalibrate na din daw nila, ang ganda daw ng spray nila, ganun pa rin po daw kabayan ang sistema, low power pa rin. So nag-proceed sila dun sa EGR, linis po sila ng EGR, ganun pa rin po, pero wala po siyang check engine ha, low power ang case niya, low power pa ang case niya. So ngayon, may natitira pa tayo, yung importante, dalawa ito kabayan, yung hindi alam na nakakarami. Ito, kabayan. Ito yung pinaka-importante dyan. Ayan. Lahat na linisan na, pero ito, hindi pa napapalitan. So, maging maingat po tayo dito sa gas filter na to, kasi ito po yung nakakonect sa manifold absolute pressure sensor. Ito. Ayan. Do sa mga D4D, ito po ay nakalagay do sa may ano, sa manifold, yung dito nakalagay. Yung dito nakalagay. Yung nakakonect sa may throttle body, papuntang turbo. Yan, doon nakalagay yan. Pero ito, nabukod naman ang design, nandito siya nakalagay. Ito yung manifold absolute pressure sensor. Ito yon. Dito nakakonect yung gas filter natin. Ayan. So, importante mo kabay, malaman ninyo ito sa kapwa nating pagbimekaniko na pag kayo po ay nakaranas ng low power, chikin po muna ninyo ito. At may isa pa. May isang ganito din pong plastic. So, andun po sa likod ng EGR, makikita ninyo. Itong 2GD engine po ay hindi po natin makita at nasa ilalim. Andun yun. Andun sa parte ron. Ganito rin plastic yan. Nakakunik po sa EGR yan. Yung may dalawa din vacuum hose. Okay? So, nakaranas din po ako kabayan. Kahit napalitan ko na rin po ito, itong gas filter na to, yung isang ganitong filter po dun sa may nakakabit po sa likod ng EGR ay barado din. So nagawan po natin ang paraan yon, pinalata natin. So importante po itong dalawang ito, itong gas filter na ito at saka yung nandun po sa likod ng EGR. So mga kabayan, at importante din kabayan, marami ko ding na experience, chikin lang po ninyo mga host dito, baka kasi din kabayan ay kinikit ng daga or nabutas. Okay? So, ayun nga kabayan na yung taga Mindanao na humingi sa atin ng tulong ay natulungan natin. Ayan, shoutout po sa iyo kabayan. Ito lang po gas filter ang problema niya. So, ang dami na po niyang nabaklas, ang dami niya na nilinisan, pero ito lang pala ang problema. Ang sabi niya, sa expressway na 120 siya, 120 yung takbo niya, pero hindi na daw umaabot ng 140, hindi katulad ng dati. So ito lang kabayan ang problema, ang gas filter. So kabayan, pag kayo magpalit nito, isama na din ninyo yung nasa likod na katulad nito ha, yung nandun sa likod ng EGR. So para sureable kayo, so mura lang naman to eh, mura lang naman to. So ito kabayan, kung bibili kayo ng original parts nito, nasa 1000 plus to.
So yung isa nasa almost the same ang price, mga kabayan. So huwag na kayong maghinayang dito sa dalawa na to. So ayun, sana po ay makatulong po ng malaki sa inyo yung aking shinare ngayong umaga, kasi marami po namang problema pagdating po sa low power. At dahil po sa low power ay napakarami po dapat chicken na parte ng sasakyan. Hindi po basta-basta ang low power, hindi po dapat nating ismulin ang low power. So biruin nyo kabayan, ito lang ang problema, gas filter, pero humantong sila sa pagbaba ng turbo, pagpalit ng air filter, paglinis ng air flow meter, paglinis ng injectors natin, tapos nagpalitan din po ng fuel filter. So nagbaba na din po ng tangke ng sasakyan. So at nilinis nila yung strainer, malinis naman. So anong problema? So wala naman lumalabas na code. So ayun kabayan, ito lang palang problema barado, itong gas filter na to. So sabi ko kabayan, palitan mo yung gas filter. So at saka palitan mo na din yung nasa likod ng EGR. Ayun, pakapalit ni kabayan, yun, tuwan-tuwa siya, nadali niya. So simpleng bagay, pero pag tumalon po tayo sa troubleshooting, kumbaga magkakaroon po ng tinatawag na jump conclusion, eh maliligaw po tayo. So ngayon po, pag nagka-low power, back to basics tayo, huwag agad pong tayong tatalon. Yan po na mong problema yung iba pagdating sa troubleshooting. Ayan mga kabayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at maraming salamat po muli sa ating mga subscriber dyan. At shoutout po sa inyong lahat. So hindi ko na po kayo maisa-isa. Shoutout po sa inyong lahat at paki like and share po ang ating video at paki-subscribe po at paki-click po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga gagawing video sa susunod na araw. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.